morning, good morning, good morning, good morning mga ka-agri for today's vlog mga ka-agri. Continue tayo sa ating pagbabakuna at pagbabakuna rin ng mga large ruminant at small ruminant mga ka-agri tulad ng kalabaw, baka at kambing. Tip lang mga ka-agri, huwag kayong pabakuna sa kapag buntis yung mga alaga nyo, alagang baka, alagang kalabaw mga ka-agri or sa kambing mga ka-agri dahil nakaka-abortion yun kapag nagpapabakuna kayo ng sa inyong mga alagang hayop kapag buntis mga ka-agri. So andito kami ngayon mga ka-agri sa Barangay Kayakay, Alicia Bohol upang mag-conduct ulit ng vaccination para sa mga aso at large and small ruminant mga ka-agri tulad ng kalabaw, baka at kambing. So i-update ko kayo mga ka-agri sa mga ginawa namin sa aming mga activities ngayong araw na to mga ka-agri. Kung sino yung gustong magpabakuna mga ka-agri within Alicia mga ka-agri, available kami dito sa LGU Alicia. Free ang vaccination mga ka-agri. So tara mga ka-agri, samahan mo kami. Ang balatiknisya natin ng siya yung mag-i-inject ng Hemosip WC para sa ating mga kalabaw. Tips ko lang mga ka-agri, kapag na-inject ka ng Hemosip WC, yung kalabaw natin at baka, huwag nating paliguan or huwag paulanan sa loob ng 3 araw mga ka-agri. Para hindi magka-problema yung ating mga alagang kalabaw kapag na-injikan ng bakuna ng Hemosip WC mga ka-agri. Ilan na ni kabuan tay? Buntis na di? Di ni buntis? Niya, kano, dyan lang natin ang isa? Pila na kabuan natin? Kani? Oo. Oh. Pagkabuhan. Lami ni purgag, anong tanong? Lami lang, ano kong naipurgag? Wala ka dag purgag, sa barangay, wampot kapalit yung barangay yung pampurgag. Katong dito sa Del Monte kami, kuan, dahil purgag, pinalit sa barangay. Pero okay rin na isa, hindi ka nagkuan, Hemosip, vaccine mo ng Hemosip para kung naisakit nga sura, sa kasagaran, apiktuhan na mga kabadyo. Dili ni si Jadali matakdan. So far noon sa Alicia wa pa man noon poy kuan sura nga sakit kanang sura delikado na ug may mo kuan kay magtakot-takot mong gud. So yung mga ka-agri ito yung mga recipient natin na mga farmers na recipient natin dito sa vaccination, ito yung mga beneficiary natin sa pagbabakuna mga ka-agri. Sakit. So ito mga ka-agri, ito yung pabakunahan natin ng Hemosip WC para prevention sa mga sakit tulad ng sura, iba pa mga ka-agri. Dahil wala tayong shoot ngayon mga ka-agri is mag-exhibition si pabilisan lang ng kamay to mga ka-agri sa pag-inject mga ka-agri. Ito si ya, ito yung bala technician ng Barangay Kayakay. Sekel na sekel. Di makaburo sa guide guide. Oh, maka nalibo na pore. Guide guide. Sin mga ka-agri, ganun kahirap ang ginagawa ng mga bala technician natin lalong-lalo na kapag wala tayong safety na chute na ating gagamitin sa pag-inject ng mga baka mga ka-agri. Ang behavior kasi ng mga baka mga ka-agri is natatakot sila kapag injectan ng ating ginamit na sirens mga ka-agri dahil malaki yung sirens na ginamit natin sa mga ganitong mga hayop tulad ng baka, kalabaw. Dahil hindi naman pwede kapag yung maliit na sirens lang ang gagamitin natin mga ka-agri. Mas advisable talaga mga ka-agri na gumawa ng proper chute para safety ang pag-inject ng mga hayop or baka, kalabaw tuwing ganitong programa mga ka-agri. Okay mga ka-agri, ito yung farmers beneficiary natin ngayon sa ating vaccination today dito sa Barangay Kayakay.
Pet Veterinarian at yung kasama ko dito sa work. Sa LG Galicia. So yun mga ka-agri at ito yung kasama ko mga ka-agri. Patingin na mga ka mga ka-agri. So marami na tayong nabakunahan sa Hemosip WC. Mostly ang nabakunahan natin is mga baka. Yung kalabaw kasi is tinatanong namin kung buntis ba o hindi. Mostly dito sa barangay kaya kay is yung mga kalabaw nila is na breedan daw. So ina-advise namin na wag nang pabakunahan dahil baka ma-abortion yung mga buntis na hayop mga kaagri. Okay mga kaagri, andito pa rin tayo sa isang area at continue pa rin tayo sa pagbabakuna ng Hemosip WC sa ating mga alagang baka dahil sa barangay kaya kay mga kaagri marami silang mga baka at yung mga kalabaw nila mga kaagri is hindi daw nila pabaksinan. Yung iba is kasi hindi advisable ang kalabaw iararo kapag mabaksinan mga kaagri dahil papahingahin muna natin yung ating alagang kalabaw baka bago natin i-back to work mga kaagri. So ito ngayon yung mga kaagri yung nakita nyo na baka na to, talagang matanda na to mga kaagri. Medyo ang management lang sa may-ari is medyo poor lang yung management nila mga kaagri. Siguro hindi to na proper deworm and then napabayaan medyo mga kaagri. Okay mga kaagri, si Sir Dario yung bala technician ng Del Monte ay siya yung magbabakuna sa mga baka ng Hemosip WC mga kaagri. So yung inuna niya mga kaagri yung medyo bansot na baka mga kaagri. Kawawa tong baka na to mga kaagri. So ating bakunahan ng Hemosip para protection rin sa mga sakit tulad ng mga sakit sa baka at kalabaw mga kaagri. Dahil mahirap mga kaagri kapag magkasakit yung mga alaga natin. Tapos wala tayong kaalaman kung paano ito gamutin ang mga alaga natin mga kaagri. Mas maigi na i-prevent yung mga sakit na yun bago natin ma-encounter yung sakit na dahilan kung bakit mamatay yung ating mga alagang baka, kalabaw mga kaagri. So itong programa na to mga kaagri, program to sa gobyerno ng Department of Agriculture na magbakuna every barangay mga kaagri. Ito yung ginagawa namin sa buong barangay ng Alicia mga kaagri. So mga kaagri, ganito ka delikado yung ginagawa ng mga bala technician natin dahil wala tayong proper na chot na ginawa dito sa barangay mga kaagri. Mas maganda talaga na meron tayong proper chot at medyo yung pag-equip sa ganitong mga programa is mapadali. Di tulad ng maghabulan pa tayo sa mga baka mga kaagri at may tendency pa tayo na ma-aksidente sa ganitong pamamaraan. Ah, okay na. Kanay sa? Kanay mo yung mga hambon po. Mabuyag ba? Kamarila, pilaton. Kamarila, pilaton. Ihukot sa laman tay. Kaya di ako yung nauna niyo mo tay. Okay mga kaagri, 2 months old na baka, injikan din ng Hemosip WC or bakunahan natin para prevention din sa mga sakit sa ating mga alaga mga kaagri. So, yun mga kaagri, talagang importante to sa atin, yung mga cattle farmers na kagaya ko, na talagang bakunahan yung ating mga alaga dahil prevention to sa mga sakit. Kahit mga normal na sakit mga kaagri, maka-prevent to, bakuna na to, or lalong-lalo na sa sakit na sura mga kaagri dahil talagang delikado yung sakit na yun kapag
ma-encounter na natin yun, mga ka-agri. Kaya maganda talagang i-prevent natin yung mga sakit na yun. So, ugaliin nating magbakuna every year sa ating mga alagang hayop, mga ka-agri. Sa mga ruminant na hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing. At yung kagandahan nito, mga ka-agri, is free yung bakuna, mga ka-agri, na binigay sa atin ng government dito sa Department of Agriculture. At kami naman yung mga staff na kami yung pumupunta sa barangay para mag-alok na babakunahan yung mga alaga nila, mga ka-agri. Dahil maganda talaga kapag bakunado yung ating mga alaga at prevention sa mga sakit na ma-encounter natin sa ating mga alaga, mga ka-agri. So talagang ugaliin na magpabakuna every year sa mga alaga natin tulad ng kalabaw para maproteksyonan ang ating mga alaga, mga ka-agri. So andito pa rin kami ngayon sa isang area na kasalukuyan pa rin nagbabakuna sa mga baka. So ito yung mga farmers beneficiary natin sa vaccination ng HemoSIP-WC. Marami silang mga baka, mga ka-agri. So kami naman sa Department of Agriculture, LGU Alicia, kami yung mupunta sa mga barangay para mag-adak ng bakuna sa ating mga alaga, mga ka-agri. So ito yung ginagawa namin every year sa mga recipient nating mga farmers ng Alicia, mga ka-agri. So talagang magandang programa to, mga ka-agri, sa lalong-lalo na sa mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing, mga ka-agri. At sa aso, mga ka-agri, meron din tayong libreng anti-rabies vaccine sa mga alaga nating aso. So ito yung mga kasamahan ko, mga ka-agri. Ito yung sila yung nagbabakuna ng mga aso ng anti-rabies vaccine sa ating mga alagang aso, mga ka-agri. At meron tayong kasama na veterinarian, si Ma'am Rapols, mga ka-agri. Okay, mga ka-agri, normal lang po sa baka, mga ka-agri, or kalabaw, mga ka-agri, kapag mabakunahan is talagang matamlay yung alaga nating mga baka, mga ka-agri, dahil sa side effect ng bakuna yun, mga ka-agri. After 3 days, mga ka-agri, yun na rin yung pakiramdam ng baka natin, mga ka-agri, after natin mabakunahan. Magandang protection to, mga ka-agri, sa mga sakit sa ating mga alagang hayop, mga ka-agri, yung bakuna na ating binigay sa ating mga alagang hayop. Okay, mga ka-agri, ito yung mga farmer's name na nabakunahan natin ng HemoSIP. Halo to, mga ka-agri, may kalabaw, baka at kambing. Medyo marami-rami na rin tayong nabakunahan. Awa ng Panginoon is maganda naman yung panahon na binigay, hindi naman pumulan. At sa dog vaccination, andun sa kasama ko, mga ka-agri. Okay. Ano, kamusta? Okay lang. Walang problema. May ulan doon. Ah, umulan doon. Malakas naman sa ulan doon. Ayan o. Tingnan mo. Maulan. Madali kami doon. Mas ilan nakuha niyong vaccine? Ilang battle nakuha niyong vaccine ngayon? Lima pinadala. Lima? Okay. Kasi kung marami, hindi. Hindi na tayo mag-. Okay, mga ka-agri, hanggang dito na lang tayo, mga ka-agri. Thank you so much sa solid supporters ng ating channel, GTV Agricultura, at sa Facebook page, G+ TV Agricultura. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mga ka-agri, paki-like, share, and subscribe. At isali nyo na rin yung bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong upload kagaya nito, mga ka-agri. So hanggang dito na lang tayo, mga ka-agri. Maraming salamat. Bye-bye.